Ilang taon nang naka-imbak sa warehouse ng isang pharmaceutical company ang libo-libong contraceptive na sisimula ng ipamahagi ng Health Department. Ito'y matapos sertipikahan ng Food and Drug Administration o FDA na ang dalawang subdermal implants na Implanon at Implanon NXT ay hindi pampalaglag o non-abortive patient tulad ng duda ng ilang grupo noon. Dahilan kaya pina-TRO nila ito sa Korte Suprema noong June 2015. DOH has already started the distribution of the family planning commodities to our regional health offices. 261,000 implants ang nakaimbak at ipamamahagi na ng DOH. Karamihan sa mga ito mag-e-expire na sa September 2018 o kaya sa March 2019. Ang mga ito raw ang unahing ipamigay. That our people in the field really have a big job to make sure that the 200,000 plus implants are used before their expiry in September 2018. The implant, the deadline for insertion is September 2018. Thereafter, any time after insertion, the implant will be good for 3 years. What the Supreme Court decided was for FDA, okay, to develop its guidelines and rules for their certification. If you're asking about the substance of the whole re-evaluation process, it is I can refer you to our resolutions. No, it is. I am pleased to announce that we are done with the 51 resolutions. Kaya sa loob ng isa hanggang dalawang linggo, pwede nang pumunta sa mga health center ang mga kababaihan na nagdesisyon na kung anong klaseng family planning method ang gusto nila, kahit pa Implanon o Implanon NXT. Bahagi ito ng kontrobersyal na Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012. Sa ilalim ng batas na ito, maglalaan ang national government ng pondo para sa libreng contraceptive at sa pagtuturo ng sex education sa mga paaralan. The family planning program is available through all the rural health units of government, of local governments, and through hospitals as well. There are also civil society organizations that conduct caravans or family planning sessions. Nalulungkot naman ng CBCP na nabaliwala raw ng FDA ang medical findings sa anilay masamang epekto ng mga subdermal implant. Kinakailangan din nila talagang palalimin ang kanilang pangunawa dito. Eh mabubusog ba sila halimbawa ng pills na yan na i-distribute sa kanila? Kumbaga ay aangat ba sila sa kanilang buhay kung halimbawa sila ay gumagamit ng kondom? Bagamat all systems go na ang Health Department, hindi raw nito mapipigilan kung muling i-apela ito sa Korte Suprema. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.